Hello guys! Welcome back to Tech Course PH. So we have another school year na naman at mag-e-enrollment na naman. So maaaring ang iba sa inyo ay nag-iisip kung ano bang track ang kailangan nilang kuhanin sa senior high school para magkaroon ng foundation at tama at ma-align sa computer-related course na kukuhanin nila sa college. So ito yung isa sa mga maraming questions na nare-receive namin sa aming channel as well as sa Facebook page namin. So i-discuss natin ito sa video na ito. But before we start, please like, share, and comment. And don't forget to subscribe to Tech Course PH para you keep posted sa aming mga latest video. So without further ado, let's start! So, i-discuss muna natin kung ano yung mga tracks at saka strands na maaaring pasok doon sa computer-related course na kukuhanin natin sa college after natin makagraduate ng senior high school. So, sa K-12 curriculum, meron kasi tayong 4 na mga tracks. First is the academic track. Second is the TVL or yung Technical-Vocational Livelihood track. We have arts and design track. At saka ang sports track. So sa academic track, meron naman siyang strands. So ang strands ng academic track is humanities and social sciences or yung HUMS na tinatawag. We also have accounting, business and management or yung ABM strand. We have general academic strands or GAS. And we have the science, technology, engineering and math or yung STEM strands. Sa TVL, or yung Technical Vocational Livelihood track, we have home economics, we have industrial arts strands, we have agri-fishery arts strand, at information and communications technology strands. So, kung computer-related course ang kukuhanin natin sa college, ang dalawang pasok na strand dyan is yung science and technology, engineering and math or STEM na under ng academic track, at we have the TVL naman, we have the ICT strand. So, ano nga bang pipiliin natin? Kung STEM ba or ICT? Kailangan maging clear muna sa atin kung anong purpose nung academic track at saka nung TVL track. Kasi, sa academic track kasi, kung alamin nyo na after ng senior high school, gusto nyo magpatuloy ng college, yung academic track ang kailangan nyong kuhanin. And kung computer-related course yan, so, dapat STEM ang piliin ninyo kasi dito pasok at dito nyo makukuha yung foundation na kailangan ninyo para magpatuloy sa college. Pero kung kayo naman ay hindi pa desidido at sa tingin ninyo ay after ng senior high school ninyo ay gusto nyo na kaagad na makapagtrabaho, yun yung purpose ng TVL. Okay? So under the TVL, ang pwede mong kuhanin dyan kung computer related ang gusto mong maging trabaho after ng senior high school, pwede ka namang mag-ICT. But, hindi nangangahulugan na kapag TVL ang kinuha mo, ay hindi ka na pwedeng mag-college. Pwede ka pa rin mag-college. At sunod natin i-discuss kung ano ba yung mga matututunan natin kung sa academic track, STEM strand ang kinuha mo, at kung sa TVL track ay ICT strands naman ang kinuha mo. So, let's start with the STEM. Sa STEM strand, sabi ko nga kanina, ito yung kung ang kukuhanin mo sa college ay related sa engineering, may math, may science and technology, and of course, computer-related course ang gusto nyong piliin, katulad ng IT, computer science, computer engineering, BSIS, ito yung pwede ninyong kuhanin na strand. Ano yung mga subjects under ng STEM strand? So, we have pre-calculus and basic calculus. We have General Biology 1 and General Biology 2. We have General Physics 1 and General Physics 2. We have General Chemistry 1 and General Chemistry 2. We have Research and Capstone Project. Kung mapapansin ninyo, yung mga subjects natin is umiikot doon sa mga foundation na kakailanganin na mga gustong mag-engineering, yung mga course na may relation sa math, sa science, and yung computer science, computer engineering, BSIS, yan yung mga subject na mangangailangan ng ganitong foundation. Kaya, better kung
magpapatuloy kayo ng college after senior high school ninyo, you take the STEM strand. Okay? Punta naman tayo sa mga subjects na may encounter ninyo sa STEM strand. So kung mapapansin ninyo, katulad ng mga binanggit ko kanina, we have pre-calculus, basic calculus, general chemistry, physics, and biology. And aside dito sa mga nabanggit kong ito, meron kayong mga core subjects katulad ng oral communication, statistics and probability, pagbasa at pagsuri, reading skills, media literacy, we have physical education, yung mga usual na subject, core subjects na tinatawag. So, ito yung mga ma-encounter natin. But again, kung mapapansin ninyo, pinag-aaralan na kaagad natin dito yung mga foundation subjects na gagamitin ninyo sa pagpapatuloy ninyo sa college. Katulad ng mga nabanggit kong subjects kanina. Next, ay magpunta naman tayo sa TVL. Again, sa TVL, kung gusto nyo na makapagtrabaho agad after ng inyong senior high school, pwede kayong kumuha ng TVL under the ICT track kung kayo ay medyo ang gusto nyong tahakin is related sa technology at sa computer. So, itake natin ng ICT. But again, kahit TVL kayo at after makagraduate, nag-decide kayo na gusto kong mag-college pala. So, pwede pa rin yun. Okay? So, sa ICT strand, ine-equip ang mga graduates dito na magkaroon kaagad ng skills na magagamit nila sa pagtatrabaho. Ano yung mga pwede nyong matutunan kapag nag-take kayo ng ICT? So, yung mga pwede nating mapag-aralan at matutunan is writing computer programs, illustrating and designing websites, computer system servicing, yung pagbubuo at paggawa at pagmaintain ng computers, technical drafting, animation, Java programming, medical transcription, at saka telecom installation. So, ito yung mga specialization na maaari ninyong specialized pag kayo ay nag-ICT. So, balik tayo. Halimbawa, nag-decide kayo na, gusto kong mag-college. Dahil meron ka ng mga ganitong technical skills, especially sa programming. Makapansin nyo, may programming tayo dito. So, prepared ka na pagpunta sa college kung ang kukuhanin mo is computer-related course, katulad din ng computer science, BSIT, computer engineering, and BSIT. Kasi yung mga yon, may programming din kasi yung mga yon, yung mga courses na yon. So, at least may technical skills ka na at prepared ka na pagpunta mo ng college. Ang isa sa mga tanong namin na nare-receive from our channel at saka sa Facebook page namin is nalilito sila about sa STEM at saka sa ICT. Kasi kung ang pagpili kasi ng strand at saka yung track na kukuhanin ninyo is based sa kung ano yung gusto mong maging goal pagpunta mo sa college at after makagraduate ng college. So, halimbawa, ako gusto ko na maging programmer. Ang pwede mong kuhanin is mag-ICT ka under TVL and then ipagpatuloy mo siya sa college kasi meron ka ng technical skills in programming na magagamit mo kung i-enroll mo ang BSIT naman. Kasi kung i-compare natin ang curriculum ng computer science, computer engineering, BSIT, sa BSIT, ang BSIT is more on sa technology applications. Kaya makaka-encounter kayo sa BSIT ng maraming programming, mga animation, graphics, yung mga application ng technology. So, mas maganda at mas align kung ICT and then BSIT. Compared naman sa computer science at computer engineering na maraming math at maraming physics, maraming general sciences na subjects na may encounter ninyo. So, I suggest STEM ang kuhanin ninyo. Okay? So, sa senior high school, STEM, and then pagpunta ng college, i-enroll mo siya at ituloy mo siya sa computer science, computer engineering, or BSIS. Pero, hindi nangangahulugan na yun yung limit lang, no? Kahit BSIT ka, or rather, kung kahit ikaw ay ICT ka, pwede ka pa rin mag-comsci, pwede ka pa rin mag-computer engineering, pwede ka pa rin mag-BSIS. At ganun din, kapag TVL naman na nakuha mo, pwede mo pa rin kuhanin yung apat na yon na related course. Kasi yung mga subjects naman na ito is, pagdating nyo ng college, kung may hindi ka pa alam, malalaman mo pa rin siya kasi ituturo rin naman yan sa inyo kapag kayo ay nasa college na. Pero syempre, mas maganda
kung sa senior high school pa lang natin, prepared na tayo. Kaya pagpunta natin sa college, mas alam na natin at may idea na tayo, may prior knowledge na tayo dun sa course na kinukuha natin. Ang isang na-encounter namin na question is, halimbawa, UMS ang kanyang tinik sa senior high school na track. And then, nag-decide siya na gusto niyang kumuha ng computer-related course sa college. So, pwede pa rin yun. But, you need to undergo the bridging program ng DepEd. So, kung saan school kayo papasok, mag-inquire kayo kung ano ba yung process, ano ba yung procedure, kung paano kayo mag-undergo ng bridging program. Kasi ang idea ng bridging program is to align yung kinuha ninyo na track ng high school, sa senior high school, para ma-align siya sa course na kukuhanin ninyo sa college. Maaring mabigyan kayo ng mga additional subjects na foundation subjects na kailangan nyo munang matutunan bago kayo makapag-take ng course na yun, or habang nagte-take na kayo ng course na yun, dinadagdagan kayo ng subjects na kumbaga prerequisite or required doon sa course na yun. But still, you need to inquire, kasi this is just my experience and personal opinion, no? But kung makakapagtanong kayo sa mga guidance counselor ninyo, sa teachers ninyo, kasi mas expose sila sa kung ano yung current curriculum na meron tayo ngayon, mas maganda. Pero ito kasi ay based on our experience at sa mga opinion din ng mga naging students namin. Meron akong mga students na ICT ang kinuha na track, and then pinagpatuloy nila ng BSIT, and wala naman sila naging problema, and naging yung iba nga sa kanila is mga dean's lister pa. So sa tingin ko ay naging effective naman yung track at saka yung course na pinili nila para sa goal nila sa kanilang buhay after nila makagraduate ng college. So sana natulungan namin kayo na malinawan kung ano ba ang pipiliin, kung STEM ba siya or ICT ba siya. Okay? So, maraming salamat nga pala, kasi ang isa sa mga nagtanong sa amin, sa aming Facebook page, ay si Harold Omega from Dipolog City. So, medyo malayo siya, pero nag-reach out siya sa amin. At sana ay natulungan din namin siya at saka yung ibang mga kakilala niya in deciding kung ano bang track ang kukuhanin nila sa senior high school. So, maraming salamat for watching our video, and again, don't forget to click the bell icon para ma-notify kayo sa mga bagong videos namin. Please like, share, and comment sa aming video, and we will try to answer all your inquiries sa abot ng aming makakaya about sa field ng information technology. So, once again, maraming salamat, and always be safe, guys!